Kasi ang ating aspiration for angat buhay, siya yung magiging siya yung magiging platform kung saan yung mga taong ang iba hindi organized, wala namang kanina may mga nagsalita, dati solo lang, di ba? Pero nakahanap ng grupo. Yun yung ating aspiration. Nung in-announce ko yung Angat Buhay as an NGO nung Ateneo pasasalamat, ang pinaka-idea sana namin yun ni Rafi is to convert all the volunteer organizations into Angat Buhay chapters. Yun sana. Yun sana yung aspiration kasi ang daming volunteer organizations. Pero kinalaunan, we decided against it. Kasi sabi namin, kung ang gusto natin mas empowering na kind ng governance, parang hindi empowering kung chapters lang kasi maghihintay lang yung mga volunteer groups to implement our programs. So, kung napapansin nyo, we have been encouraging all the groups to convert into independent civil society organizations para may freedom yung lahat magplano, may freedom lahat mag-isip ano ba yung pinakakailangan ng community natin and then partner with us in the programs that na you want to partner with us. So right now, we're doing programs on education, on health, disaster preparedness. Pero pag sa tingin nyo, meron pang ibang programa na mas akma sa lugar ninyo, meron kayong flexibility to do those programs and we will help you. So ang pinaka target natin to continue with the movement because our country badly needs it. Hindi magbabago yung bansa natin pag hindi tayo umaksyon. And yun nga sabi ko, now is the time to do that. Sinasabi ng iba, iyak kami ng iyak kasi talo tayo. Okay naman yung umiyak, pero palagay ko hindi naman tayo natalo. Kasi the movement that we've started, it was an accomplishment that we never imagined we could achieve. Nung nag-decide akong magkakandidato at the last minute, naalala ko yung conversation ko with my daughters. Kasi mga anak ko, nag-iiyakan. Kasi ayaw na ayaw nila akong pakandidatuhin. Pero kailangan. So ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Wala naman tayong pag-aasang manalo, itatawid ko lang ito. Pero as we were doing it already, baliktad yung nangyari. Kasi people just came out to help. And nung lumabas na yung mga tao, yung hope nandun talaga. And hindi yun yung hope, syempre at the back of our minds, gusto natin manalo. Pero yung hope, mas nandun sa hindi lang pala ako nag-iisa na managinip ng good governance. Pero ang dami pala namin. Dito lang sa inyo, ang dami nag-attend ng rally natin. Umulan pa, pero hindi umalis yung mga tao. So, dito lang, all of the rallies that we had here, hindi lang dito sa Jensen, pati sa Coronadal, pati sa Kidapawan, sa Sultan Kudarat, di ba hindi nga yung rally? Nag-courtesy call lang ako sa City Hall, sa Tacoron. Pero sa munisipyo, paglabas ko, ang dami-daming mga tao. Para sa akin, yun yung special eh. Dahil iba ang political climate, pero may mga naglakas na loob na ipakita na ito yung pinaglalaban namin. Diba? It was an accomplishment in itself. Na sayang, matatalo tayo kung hindi natin yung ituloy. Pero yung pagtuloy natin, ang objective natin, dumami tayo. Huwag natin i-objective na manalo tayo sa 2025. Kasi dapat yung pagpanalo, maging resulta na lang, hindi siya yung motivation. Mas importante na dumami yung lumalaban for good governance to happen. Mangyayari lang yan if we demand from it. We demand from government yung transparency, yung accountability, pero dapat empowered yung tao. So,
the mere fact that you are here on a Thursday, sino ba yung mga tumakas sa school sa mas? Pasensya na kayo. Hindi kami makahanap ng weekend na libre. So, nandito kami ng Thursday. Kaya natin pinush na 4 o'clock magsistart para konti na lang yung itatakas ninyo. Pero syempre yung mga galing sa ibang lugar, syempre tumakas pa din ng maaga. Pero diba magpapakita na talagang yung fire ng lupa. At wag na wag natin yung sasayangin. So I hope that in the coming days, kung ano yung sigasig during the election, sana ganun pa din. Sana maramdaman nyo na mas malaki ang pinaglalaban natin ngayon. So thank you very much. Thank you to everyone who came. Sabi ko parang first time ko na may enjoy yung Jensen. Kasi ang daming beses ko na pumunta dito, pero yung mga punta ko dito ay talagang in-out lagi. So tomorrow, I will see Jensen. And I hope sa mga taga Southcott, mga taga Northcott, mga taga, syempre Sarangani, mga taga Sultan Kudarat, mga taga Davao del Norte, I hope I would also have the opportunity to go. Ayan, si Ma'am Che, yung ating First Lady. Ma'am, pupunta talaga ako sa inyo one of these days. Galing si Ma'am sa office namin nung nag-training tayo for ang Atbasa Centers. So maraming salamat ko for traveling all the way to Jensen. So maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo lagi. Tuloy ang laban. Hey!